Sa dami ng hindi magagandang nangyayari sa panahon natin ngayon, maaaring mahirap makita ang mabuti sa lahat ng bagay. Sa kabutiang palad, may natitira pang mabubuting tao sa mundong ito at ang kabaitan ay patuloy na nagpapanumbalik sa ating pananampalataya sa sangkatauhan. Hindi napigilang tumulo ang luha ng isang nanay nang bigla na lang magpresenta ang babaeng nasa kanyang likuran para bayaran ang lahat ng kanyang pinamili sa grocery. Kitang-kita sa ngiti ng batang ulila na to mula sa Nigeria, ang lubos na ligaya nang makatanggap siya sa unang pagkakataon ng isang manika mula sa mapagbigay na taong ito. Kahit marami ang nakakakita sa matanda na mabagal na tumatawid sa kalsada, wala man lang nagpresinta para tulungan ito hanggang sa dumating ang mabuting puso ng traffic enforcer para akayin ang matanda para makatawid ng ligtas sa kabilang kalsada. Talaga naman nakakadurog sa puso pag nakakakita tayo ng mga matatanda na kumakayod pa rin sa buhay imbis na nagpapahinga na lang. Ang batang nasa video ay nagre-representa para sa ating lahat dahil kahit sino naman siguro ay gagawin din ito. Kahit itinakwil na siya ng kanyang mga kamag-anak, ang homeless man na to ipinagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga kaibigang aso sa lansangan. Muling ipinadama ng mapagmahal na boyfriend sa kanyang kasintahan ang kanyang wagas na pag-ibig nang madiagnose ito ng malubhang sakit at bilang pagsuporta at pagmamahal, ganito ang kanyang ginawa. Mahigit 30 years na tiniis ng kanyang ama ang pangarap na magkaroon ng sasakyan. Dahil mas pinili nito ang kinabukasan para sa kanyang mga anak. At nito nga lang dumaan na Father's Day, sinorpresa siya ng kanyang anak bilang pasasalamat sa lahat ng kanyang sakripisyo para sa mga ito. Ang sikat na basketball superstar na si Shaquille O'Neal ay minsan nakita sa Walmart na namimili ng mga grocery at kagamitan, pero hindi para sa kanyang sarili. Napag-alaman na para pala ito sa isang tatay na kanyang tinulungan dahil sa problema sa pinansyal na pangangailangan at binilihan din ito ang anak ng lalaki ng bisikleta. Bakas sa boses ng asong ito ang pasasalamat sa taong nagampon sa kanya dahil halos umuntik na itong mamatay kundi siya nailigtas sa tamang oras. Kahit may Down syndrome ang 3-year-old na bata na to, hindi ito naging hadlang sa aso para ipadama sa kanya ang walang hanggang pagkakaibigan nila. Mas pinili ng tatay na to na patawarin ang pumaslang sa kanyang anak kaysa maghiganti o magtanim ng galit at nagawa pa nitong yakapin sa gitna ng paglilitis at ang lahat ng tao doon ay hindi napigilan ang pagpatak ng luha sa kanilang mga mata. Dahil sa hirap ng buhay, nagawa ng nanay na to na isanla ang kwintas na sobrang importante sa kanya para lang may ipangtustos sa gastusin nila sa araw-araw ng kanyang mga anak. Ngunit ang ikinagulat nila nang ibigay ng salesman ang halaga ng presyo nito at ang mismong kwintas sa kanya. Sinantabi muna ang galit ng mga nagpoprotesta nang dumaan ang emergency vehicle habang sila ay nagrarally sa gitna ng kalsada.
Pinatunayan niya ang totoong pagiging kaibigan sa kanyang best friend nang ipagupit niya ang kanyang buhok na sobrang tagal niyang inalagaan bilang pagsuporta sa kaibigan na nooy may malubhang karamdaman. Habang naglilabor ang kanyang asawa sa gitna ng kalsada, sinubukan itong humingi ng tulong sa mga dumadaan na sasakyan ngunit nabigo ito hanggang sa dumating ang tulong na hindi inaasahan. Isang driver ng isang mayaman na tao ang huminto para tulungan sila para maidala sa pinakamalapit na ospital ng babae. Isang batang 20 anyos ang kusang bumaba ng kanyang sasakyan para tulungan makadaan ng maayos ang ambulansya na may sakay na stroke patient na na-stuck sa heavy traffic. Halos mauwi sa trahedya nang muntik na silang magkabanggaan, ngunit imbis na pairali ng init ng ulo, pareha silang nagpakumbaba sa isa't isa. Okay. You didn't see me. It's okay. Are you sure? Yeah, I'm sure. Take a deep breath. Sorry. I'm very sorry. Thank you. Thank you for stopping. Thank you for stopping, sir. Yes. You have a good Memorial Day. Are you sure you're okay? I'm positive. Thank you. Okay. Gumawa siya ng paraan para sa kanyang kaibigang bulag at bingi para ma-enjoy din ito ang soccer game kahit may kapansanan. Isang fighter ang kinakitaan ng kabutihan. Obvious na lamang na siya sa laban at halos hindi na makaganti ang kanyang kalaban. Imbis na sarili niya ang kanyang intindihin, mas minabuti nito na siya mismo ang sumuko para hindi na magtamo ng seryosong damage ang kanyang kalaban. Pantego, who's just teeing off. He's the guy delivering the beating. And he keeps it going. And then he backs off and taps out. Ibinahagi ni ate ang natitira niyang oras sa kanyang break time para tulungan si lolo na makakain ng maayos. Inakala ng kanyang nakababatang kapatid na totohanan ang nangyayari, kaya walang pag-aalinlangan, pinuntahan niya ito para ipagtanggol. Ang kilala at matagal ng animal advocate na si Raven Bonifacio, nirescue ang asong ito na basta na lang iniwan sa kalsada kahit hindi maganda ang kalagayan. Dala ng takot at kaba, bakas sa itsura ng aso na to na ayaw pa nitong sumama nung una. Agad niya itong dinala sa vet para mabigyan ng paunang lunas. Ngunit ayon kay Raven, walang kasiguraduhan kung muli pa itong makakalakad. At dahil nakitaan niya ito ng pagpupursige, nangako si Raven sa kanya na lalaban at hindi susuko hanggat hindi ito nakakalakad. Walang hinto ang kanilang pag-iensayo araw-araw. Hanggang sa... Talagang walang imposible, may pag-asa habang tayo ay nabubuhay. Kaya naman, ang ipinangalan niya dito ay hope. Dahil sa mga ganitong klaseng tao, alam natin na may pag-asa pa rin ang ating mundo. Ang taong tumatawid sa hangganan ng kayamanan at kahirapan upang tulungan ng iba na lumikha ng kahanga-hangang larawan ng kabutihang loob ng tao. Para sa lipunan, maaari siyang maging isang karaniwang tao, ngunit para sa mga nangangailangan, siya ay tunay na isang bayani.
Ang Japan ay isa sa bansa na kung saan nararamdaman ng mga tao ang pribilehiyo na mag-abot ng tulong sa isa't isa, tulad ng makikita sa video na to. Kahit kaunting pagbibigay sa kapwa ay nagdudulot ng mas malaking biyaya sa pamamagitan ng pagsukli nila ng saya at ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi naging hadlang ang kapansanan sa magpinsan na to. Lahat ng mga nangyayari sa laro ay pinapaliwanag niya sa kanyang pinsan na may problema sa paningin. Magkakumpetensya man sila sa larong ito, ngunit mas nangingibabaw pa rin ang kabutihang loob nang ibahagi niya sa isang player ang kanyang inumin. Sporting, absolutely sporting. He is a gentleman, he's so young. Ang doktor na to ay hindi lang naggagamot ng may mga sakit, kundi nagpapagaling din ng mga kaluluwa ng mga pasyente, nagbibigay lakas at kumpiyansa sa kanila para labanan ng mga sakit. Hindi naging hadlang ang kapansanan sa magpartner na to para i-enjoy nila ang kanilang buhay sa napakagandang mundong ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi natin kailangan maging mayaman para magbahagi ng konting saya sa ibang tao. Pinatunayan ng ating kababayan na may mabubuting puso na ang pagtulong sa kapwa ay walang hinihintay na sukli o kapalit. Madalas nilang tulungan ng mga kababayan natin na naghahanap buhay sa kalsada at patuloy na lumalaban ng patas sa hamon ng buhay sa araw-araw. Ang makita lang ang mga ngiti at tuwa sa kanilang mga mukha ay mas higit pa sa kahit ano pa mang bagay sa mundong ito. Yan po lang, magkano yan? Kaya bibigyan siya po. Kaya mo lang eh. Ang tago niyo. Tago niyo. Tago niyo lang eh. Thank you. Mas minabuti na lang ng mag-asawa na hindi na magpakilala dahil mas importante ang makatulong at magbigay inspirasyon para tularan din ng iba. Sinalubong ni Lola ang kanyang kaarawan ng nag-iisa. Pero hindi ito hinayaang mangyari ng mga taong nakapaligid sa kanya na hindi naman niya kakilala. Napalitan ng ngiti at ligaya ang pagod ni tatay nang isabit ng kanyang anak ang medalya bilang sukli sa kanyang mga sakripisyo sa kanila. Pinaramdam ng kanyang ina na hindi siya nag-iisa sa pakikipaglaban niya sa sakit na kanser. Ay, pag-exercise mo ay! Bigla na lang pumatak ang luha sa mga mata ng nanay na to
nang muli niyang marinig ang tibok ng puso ng kanyang yumaong anak mula sa bata na nakatanggap nito. It's so strong. It is. Can I have a hug, Jordan? Come on, hug, please. Ang delivery man na to ay pumunta sa isang bakery upang kunin ang isang cake. Ngunit nadiskubre niya na isang stranger ang nag-order nito para sa kanya. Hindi napigilan ni Kuya ang maiyak habang hinihipa ng kandila dahil birthday pala niya ng araw na yon. Ni isa wala man lang nagpresenta na paupuin ng babaeng buntis maliban sa mabuting batang ito. Isang normal na umaga sa mga kabataang magkakaibigan, ngunit ang isa nilang kasama ay may kapansanan. Pero hindi ito naging hadlang sa kanila para makasama ito kahit saan man sila magpunta. Hindi na pumasok sa isipan ng lalaking ito ang panganib sa ginawa niyang kabayanihan sa pagligtas sa sasakyan ng hindi niya kilala. Sobrang tapang ng lalaking ito, agad itong tumalon para iligtas ang dalawang kabataan sa rumaragasang tubig baha. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling kaligtasan para sa ibang taong hindi niya kilala. Pag nakakakita tayo ng ganitong klaseng mga tao, nagiging inspirasyon ito sa atin para ibahagi din natin ang kabutihan sa iba. Sa 70 years nilang pag-iibigan, tanging ang boses lang ni Lola ang magpapakalma at magpapaganda sa pakiramdam ni Lolo, kaya nakalabas ito ng ospital pagkatapos ng 70 days. Habang tumatawid si Lola sa kalagitnaan ng mainit na panahon, ni isa wala man lang nagpresentang tumulong sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang bayaning lalaki na nakamotor, hinarangan ito ang mga sasakyan para makatawid si Lola ng ligtas. Dahil sa katandaan ni Lola, hirap na itong maglakad. Mabuti na lang may mabuting tao ang huminto at nagkusa para alalayan ito. Inabutan ng ulan ng babae kasama ang kanyang baby sa kalsada. Mabuti na lang may mabuting puso ang huminto sa kanila para abutan ito ng payong. I've had a really, really rough day. I just wanted to see if you'd be willing to go to Disneyland with me today. Hey, that's great. You really want to take me? My God, I can't believe this. Hindi naging hadlang ang edad para sa lalaking ito para mapasaya ang isang tao. Inimbita niya si Lolo na isang veterano na mamasyal sa Disneyland. At ang experience na to na ibinahagi niya kay Lolo ay siguradong tatatak sa kanyang puso magpakailanman. Hindi na nagdalawang isip si ate na ibigay kay Lola ang kanyang jacket dahil nakita niya itong giniginaw at inabutan pa niya ito ng konting tulong. Hindi sadyang naiwan ng babae ang kanyang cellphone sa bubong ng kanilang sasakyan. Mabuti na lang habang sila ay nakahinto sa stoplight, may nagmagandang loob para ito ay ipaalam sa kanila at halata sa mukha nila ang hindi pagkapaniwala sa ginawa ng lalaki. Habang ang lahat ay abala at nagmamadali sa kanilang pupuntahan sa lugar na to, hindi hadlang ito sa isang lalaki na may mabuting puso. Isinantabi muna nito ang lahat para lang maalalayan ang isang bulag na matanda. Sobrang hirap sa batang ito na mamuhay ng normal tulad ng iba, pero hindi ito naging hadlang sa kanyang mga kaeskwela para maiparamdam sa kanya na hindi siya naiiba sa kanilang pagkakaibigan.
Napansin nila na may gumagalaw sa ilalim ng mga basura at laking gulat nila na ito pala ay isang asong tuta na naghahanap ng pagkain at tila nawawala ito. Kaya naman nagmagandang loob ang lalaking nakakita sa kanya. Binigyan niya agad ito ng pagkain at pinainom. Kinupkup na rin niya ito para mas lalong maalagaan. Hindi hinayaan mabasa ng mabait na truck driver na to si nanay na sobrang sipag. Sa musmus na edad ng batang ito, na-appreciate niya agad ang ginawa sa kanya ng babae. At dahil dyan, may munti siyang regalo para dito. Bago nga nawala si Kobe Bryant sa mundong ito, hindi gaanong alam ng nakararami na madalas itong dumadalaw sa mga children's hospital para magbigay inspirasyon sa mga pasyente at palakasin ang mga loob nito. Hindi ito ganong nababalita noon dahil ginagawa niya ito ng walang kasamang media. Kwento ng isang nurse tungkol kay Kobe, may binisita itong isang bata na may cancer. Ngunit nang tanungin ng nurse kung kilala niya ba si Kobe Bryant, ang sabi nito ay hindi. I don't know who that is. He's like, I don't watch basketball. Kaya ang ginawa ni Kobe, tinanong nito ang bata kung sino ang pinapanood niya. Ang sabi nito ay si Cristiano Ronaldo, ang sikat na football player. Nagulat si Kobe sa kanyang isinagot dahil isa pala sa malapit na kaibigan ni Kobe si Cristiano Ronaldo. At sinabi niya at ipinangako sa bata na bibigyan siya nito ng jersey ni Ronaldo na may kasama pang pirma nito. At ilang araw lang ang makalipas, natanggap na ng bata ang ipinangako sa kanya ni Kobe. Kahit sobrang successful na at sikat na itong si Justin Bieber, mas nananaig pa rin ang kabutihan ng puso nito. Nang minsan maaktuhan sa kamera ang pagtulong niya sa isang matanda para makatawid ng ligtas. Dude, 100% that's Justin Bieber. Sumakabilang buhay ang kanyang tatay nung siya ay isang taong gulang pa lamang. Kaya naman isang araw, naisipan itong sorpresahin ng kanyang nanay para kumain sa labas. At isinuot nga nito ang paboritong damit ng kanyang yumaong ama. What's your thing? Good. Why are you crying? Mama, come here. I love you. Walang pumapansin sa bata habang umuulan, maliban sa lalaking ito na nakakita sa kanya at ibinigay pa nga nito ang kanyang jacket sa bata para maprotektahan ito. Pagkatapos ma-deploy sa ibang lugar ng mahigit isang taon, sa kanyang pagbabalik, muli niyang sinorpresa ang kanyang anak sa kanilang eskwelahan at ganito ang kanyang naging reaksyon. Napakasarap talaga sa pakiramdam pag nakakakita tayo ng mga tao na hindi lang sa kapwa natin mabuti, pati na rin sa mga hayop na tulad nito. Dapat ganito ang lahat ng mga magulang sa musmus na edad, tinuturuan na nila ang kanilang anak para maging isang mabuting tao. Sa sobrang takot ng asong ito sa mga tao, hindi tuloy siya makakain ng maayos. Kaya naman napag-isipan ng veterinarian na to na samahan siya sa loob ng kulungan kumain. At dahil dyan, muling nanumbalik ang tiwala nito sa mga tao. Hindi hinayaan ng lalaking ito na masaktan si Lola kahit hindi pa niya ito kilala. Humingi ng pera ang batang ito sa kanyang tatay para bumili ng ice cream. Pero hindi niya pala binili para sa sarili niya. Sa halip,
ibinigay niya ito sa isang homeless man. Isinantabi muna ng fast food crew na to ang kanyang trabaho para alalayan si Lola na makakain ng maayos dahil sa kapansanan nito. Halos araw-araw dumadaan sa bike shop ang lolo na to para tignan ang isang bisikleta. Lumalabas na ito pala ay para sa kanyang anak na gusto niyang regaluhan. Ilan taon niya itong pinag-ipunan at sa wakas, mabibili na niya ito. Ngunit ang ikinagulat niya, hindi tinanggap na may-ari ng tindahan ng kanyang bayad. Sa halip, ibinigay na lang sa kanya ito ng libre dahil na-inspire ito sa kanya. Hindi hadlang sa lalaking ito na malate sa kanyang pinapasukang trabaho. Ang importante ay makatawid ng ligtas si Kuya na may kapansanan. Isa sa pinakamasakit na mangyari sa magulang ay ang mawalan ng anak. Pero minabuti pa rin nila na tumulong sa iba sa pamamagitan ng pag-donate ng puso nito sa isang transplant patient. Hindi maipaliwanag ang naging emosyon ng magulang nang muli niyang marinig ang tibok ng puso ng kanyang anak mula sa pasyenteng nakatanggap nito. Ang homeless man na to ay maswerteng nakatanggap ng isang pares ng tsinelas at isang kaibigan na handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Sinorpresa ng mga nurses si Lola sa kanyang 98th birthday habang ito ay nagpapagaling sa ospital. Kahit masama ang panahon, hindi iniwan ng traffic enforcer ang kanyang trabaho. Mabuti na lang may isang driver ang nagmalasakit sa kanya para payungan ito. Walang pakialam ang lalaking ito kahit siya ay mabasa sa ulan. Agad itong bumaba sa kanyang sasakyan para tulungang makatawid ng ligtas ang matanda na may kapansanan. Ipinadama ng kanyang asawa na hindi siya nag-iisa sa pakikipaglaban sa malubhang karamdaman. Isang dahilan ng karamihan para magsumikap ay para makatulong sa ibang taong nangangailangan. Para sa mga panatiko ng baseball, ang makasalo ng bola ay talaga namang makabuluhan para sa kanila. Pero ang isang fan na to, mas minabuting magpaligaya ng isang bata. Kung hindi dahil sa portable na upuan ni Kuya, hindi sana makakaupo si Lolo dahil ni isa wala man lang nagmalasakit para siya ipaupuin. Nahirapan maglakad papunta sa tubig ang lalaking ito dahil sa kanyang kapansanan hanggang sa dumating ang stranger na to para siya ay alalayan. Habang ang iba ay abala sa pagkuha ng mga bagay na material, pero ito ang mas importanteng kailangan ng ating mundo ngayon, ang pagmamalasakit sa kahit sa pinakamaliit na nilalang ng ating Diyos. Ganito magbigay ng pagsuporta ang kanyang mga classmate pagkatapos lumiban ng ilang araw sa eskwela dahil sa pagkawala ng kanyang nanay. Isa na sana ito sa pinakamalas na araw ng lalaking ito nang bigla na lang matapon ang daladala niyang pera na nagkakahalaga ng mahigit $3,000. Pero muli itong naibalik sa kanya lahat dahil ito sa kabaitan at katapatan ng mga taong tumulong sa kanya. Ang lalaking ito ay binili lahat ang panindang ibon ni Manong pero hindi para alagaan kundi para pakawalan. Patunay na hindi hadlang ang edad para ma-enjoy mo ang gusto mo sa buhay. Sa tulong ng magkakaibigan na to, nabigyan nila si Lola ng matamis na ngiti sa kanyang muka. Documented.
ang grupo ng mga surfers, tinupad ang pangarap ng lalaking ito na may kapansanan. Hinding-hindi mapapantayan ng kahit anong material na bagay ang saya at ligaya na naipadama sa kanya. Minsan hindi lang tao ang pwede mong masandalan para iiyak ang iyong mga problema. Sa murang edad ng asong ito, kinakitaan agad ng pagmamalasakit sa kanyang amo. Akala mo tao kong mag-isip at kumilos, kaya lahat ng nakapanood sa kanya ay talagang hindi makapaniwala. Ang isa sanang bad trip na araw ni ate ay nabago nang dahil sa isang stranger na nag-drawing sa kanya. Nagkaisa at nagbayanihan ng mga residente sa lugar para pagtulungan iangat ang sasakyan na nahulog. Hindi makita ng batang ito ang kanyang nanay, kaya naman nagkaisa ang mga tao sa beach at nagsimulang pumalakpak para makakuha ng atensyon at maya-maya lang. Sinorpresa niya ang kanyang mga kaklase at mga guro nang mag-isa itong lumakad para tanggapin ang kanyang diploma bilang pasasalamat sa araw-araw na paggabay sa kanya at pagpapatibay ng kanyang loob. Ang mga magulang ng batang ito ay dapat tularan. Sa murang edad pa lang, tinuruan na nila ang kanilang anak para magbahagi ng kabaitan sa ibang tao. Walang pag-aalinlangan ang lalaking ito na tulungan ng asong natrap sa nagyayelong lawa. Kahit sobrang lamig, hindi ito naging hadlang sa kanya para iligtas ang buhay ng aso.此路段左侧车道有事故，预计还需要8分钟。